Hulikam sa Maynila ang pamamaril sa isang tauhan ng Bureau of Customs at lumalabas na ikatlo na pala siya sa mga tinambang tauhan ng kawanihan at nakatutok si Nico Wahe. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 466 sa Sampaloc, Manila, pasado alas 7:30 ng gabi noong January 14, makikita ang pickup na ito na huminto sa stoplight. Isang motorsiklo na bumuntot sa kanya, saka tinapatan ng driver. Hindi kita sa CCTV pero pinagbabaril na pala ng rider ang driver ng pickup. Agad naman tumakas ang gunman, napa-U-turn naman ang pickup at humarurot palayo. Ayon sa Manila Police District, isang principal examiner ng Bureau of Customs ang biktima na papunta raw sana noon sa Quezon City. Sa leg, tinamaan ng biktima na nasa mabuting kalagayan matapos isailalim sa operasyon. Fortunately, hindi siya napuruhan kaya nagawa niya pang makamaneuver at makapunta dito sa kapatid niya, Summer Samalate. Nasa ospital pa ngayon ang biktima at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Pero ayon sa Bureau of Customs, ikatlong insidente na ito ng pamamaril ng kanilang mga empleyado. Una ay noong Desyembre, nakaligtas naman ang empleyado at ngayon ay nasa safe house. Nitong nakaraang linggo naman nangyari ang isa pa. Sa kasamang palad, binawian ng buhay ang empleyado. Ayon sa BOC, ang unang dalawang tinambangang empleyado ay parehong kabilang sa iniimbestigahan kaugnay sa umano'y korupsyon sa BOC. Isa raw ito sa mga iniimbestigahan nilang angulo. Basing on the targets that has been identified and yung closeness no ng incidents. Of course, hindi naman hindi rin maaalis sa amin at sa mga tauhan namin na medyo mag-isip na baka may pattern nga to. Hindi naman daw kasama sa iniimbestigahan ang pinakahuling empleyado na tinambangan, pero ayon sa BOC, yung kasing posisyon niya susceptible yan sa mga tinatawag namin show cause orders, no? Meaning may from time to time pag nire-review namin yung mga performance nila, pinagpapaliwanag namin sila if there are some administrative lapses or there are some procedural lapses that we feel was, na hindi nila in-undertake at kailangan nila mapaliwanag. Titingnan natin lahat yung angulo na yan, kung ito ba ay connected talaga sa trabaho nila o personal itong alita na ito. Titingnan din natin kung may mga connection ba talaga ito. May alok na 300,000 pesos na pabuya ang BOC sa sino man makapagtuturo sa mga salarin. Siniguro naman ng BOC na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. We're trying to support our people as much as possible, no? Para hindi rin sila maapektuhan in their personal and psychological health. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa NBA at PNP para sa ikalulutas ng mga kaso. Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.